yun mga kaputahe, ito yung ating ingredients sa ating simpleng tuna sisig. Yan. Ang magtaka kayo kung bakit konti lang, yes, pang isang tao lang tong luluto ko dahil ako lang tao dito sa bahay at may gumagawa pa sa kapitbahay, okay? Paalams. Tahe, ganito pala unang ginawa ko. Pinagbukod ko muna yung oil tsaka itong tuna kasi pag nilahat yan, magtatalsikan yan, no? Kaya ayan, pinagbukod muna natin siya para safe natin siya maluluto, alright? So, wala tayong nilagay na mantika kasi yung tuna natin may mantika na yun. So, dahan-dahan natin siya ilalagay. Nasa mahinang apoy lang tayo mga kaputahe. Ito kasi yung tuna sisig mga kaputahe. Eterti sa rin to sa mga favorite pulutan natin. Oh. On the go kasi ito eh. Para mga ilang minuto lang meron na agad pulutan dahil lang dito. Papakita natin sa inyo yung easy steppings pagluto nito. Ayan. Gagawin natin mga kaputahe, papabrown lang natin siya sandali. Tapos dyan na rin tayo magigisa maya-maya. Ulitin ko mga kaputahe, konti lang itong niluto ko kasi ako lang naman kakain. Yung isang latang ganun lang yung maliit, yun lang yung niluto ko. Baka kasi magtaka yung iba bakit konti lang eh, kaya ayun, konti lang talaga iluluto natin. Haluin nyo lang din siya mga kaputahe kasi tawag dito. Maninikit yan, tsaka alagaan nyo yung apoy nyo. Maninikit talaga kasi yan pag nahayaan nyo. Para nakatambay lang siyang ganyan. Haluin nyo tapos lagyan yung konting mantika yung galing sa silata. Yun, pwede yun. Para hindi manikit. Atayin lang natin siya mag-brown. Yan mga kaputahe, nag-brown-brown na siya. I-set aside muna natin siya ha. Ayan mga kaputahe, magigisa na tayo. Dito lang din tayo magluluto sa pinag-fryan natin ng tuna. So gagamitin natin mantika, yung natirang, yan, natirang oil sa ating tuna. Lalagay ako ng konting oil talaga. Kunain natin yung bawang. Then, sunod na natin yung sibuyas natin. Tinati ko kasi yung isa pang toppings natin. Tapos pala mga kaputahe, kanina, yung naglagay tayo ng tuna oil, pwede rin kayo maglagay nung oil na, yung mantika talaga na ordinaryo. Wala namang problema dun kung nasusunog agad. Para iwas sunog lang. Hindi na natin lagay kaputahe yung tuna natin. Isa muna. Pwede rin tayo magtimpla mamaya. Tapos mag-isa. Maglagay tayo ng konting sabor mga kaputahe. Konti lang. Tapos paminta. Tapos pwede natin sama yung ating kasilihan. Okay. Tira rin ako ng bag toppings. Siyempre mga kaputahe, hindi pwedeng mawala ang itlog. Gawin na natin. Yun o. Ayos. Ayos na mga kaputahe, plating na. Oh, 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 oh
Ayan mga kaputahe, ganun-ganun lang, nagkaroon na tayo ng ulam, pwede rin pulutan. Ayos!